gamit mo, maganda na yung laptop mo, maganda na yung cellphone mo, maganda na yung kotse mo, hindi ka pa rin kontento, gusto pa ng mas maganda. Diba? Kaya wala ka talagang joy, hindi ka nakakontento eh. Hindi ka pa masaya sa nakuha mo, ang ganda-ganda na yan. Diba? Pero pag nakinol tayo, kontento tayo, dahil alam natin na lahat ng hiningin natin sa kanya, ibibigay niya. Lahat ng pangangailangan natin, ipagkakalob niya. Diba? Bawat isa sa atin, marami na tayong patotoo. Marami na siyang napatunayan sa atin na talagang totoo siya sa kanyang salita. Di ba po ba? Isa na dyan ako. Isang magandang, proud ako sa patotoo sa buhay ko. Kasi unang-una hindi ako graduate. High school lang natapos ko. Hindi ko natapos ang college. Kasi nagkasawa kami kagad. Kaya nagkarupuri yung panahon. Dinadala niya ako sa iba't ibang klase ng trabaho. Kaya siya ang nag-maneover ng... Siya ang nag-maneover ng buhay ko, di ba? Iba-iba trabaho, pinasok ko yan. Kasi siyempre, may anak na kami, kailangan mag-work. So si Lord ang nag-guide sa akin, oh, anak, dito ka muna. Iba-iba talaga. Nagtrabaho sa factory, sa SM, sa Jollibee, sa duty free, sa database company, yung encoding. Di ba, marami iba-iba. Yung huli nga yung waiter, dinala niya ako sa isang hotel. Nag-detrain ako sa waiters pa sa hotel. So, siya na ang nagdala sa amin sa hotel na yun. So, bali, dinala niya ako doon. May hinawakan siyang employer dito. Dinala niya sa hotel. Hindi ako nag-a-apply. Tinawag ko ng employer. Nasa coffee shop ako eh. Waiter. Si Lord ang hawak sa employer din siya. Besides, gusto mong trabaho sa bumansa. Ito, syempre, oo naman. Akala ko lang waiter. Diba? So, hinawakan niya. Siya, wala lang interview. Sabi sa employer, sige, bukas, punta sa agency, ayusin. Okay, fine. Naayos na. Nakarating ako ng Abu Dhabi. Pero hindi ba pala, kumbaga tinetest pa rin pala ako ng Panginoon. Kasi yung pagdating ko doon, is hindi waiter, kundi baker. Diba? Sabi ko, anong alam ko dyan? Wala akong alam sa baker. Kumbaga wala akong alam sa pagkawa ng napay, alam ko kumain. Hindi ko alam kukawa. Diba? Parang tinest ako ni Lord, tingnan ko nga kung tatagal ka dyan, sabi niya siguro. Sabi niya, yan ang binigay ko sa iyo, tanggapin mo. Diba? Sabi niya. So sige ka ako, nagtagal ako. Nag-aral na ako, sando na rin naman, aral. Although yung sahod na pirmahan ko sa Pilipinas, hindi ko natanggap dito. Mas mababa yung binigay nila sa akin. Hindi nila ibinigay yung pirmahan kong sahod sa Pilipinas. So talagang trial talaga, dali testing ka. Kaya wala kang alam dyan, yung sahod mo pa napakababa na talagang may conviction ko ba ito lang. Yung ako, tapos natutulog pa ako sa sahig. Wala akong kama nung bago pa nung pagpunta ko doon. So matagal pa bago ako nabigyan ng kama. So talagang, Lord, sabi ko, ano ba to? Pero yun pala, after 2 years, umuwi ako. Sabi ko sa employer ko, sabi ko, kung hindi mo naman ibibigay ako yung pirmahan kong kontrata, pauwiin mo na lang ako. So okay nga, pinauwi ako. So after prayer, pinauwi ako. So ganun, umuwi ako. So after nun, 6 months lang natapos yung ban. Si Lord na humipo ng panibago employer ko nga, yung Spinis. Hinipo niya yung Spinis, ando si Sister Annabelle, siya nag-interview din sa akin. Hanggang 6 months exacto, dito ako sa Dubai ulit. Which is, nakuha ko na, yun pala ang purpose si Lord. Maging baker ka, doon, tanggapin mo yan. Pagdating dito, baker ka. Nakarating ako dito, baker sa Spinis. Pero huwag kayong, hindi porque baker, maano ka na. Dahil pa sa baker ito, ito pagiging stepping stone ko para makarating sa pupuntahan ko ngayon. Yun pala ang plano ng Panginoon. So 1 year ako sa bakery, after 1 year, bakery in charge na ako. Amen. So 2 years, assistant supervisor na ako. Amen! 3 years! 3 years supervisor na ako! So, bago mag 4 years, training manager na ako. So, ngayon nasa head office na ako. Ang ginawa lang ni Lord dahil sa pagiging baker na yon, kaya ako nasa pwesto ko ngayon. Diba? So, all things work together for good. Pagkaniwala ka talaga sa Panginoon. Siya ang gagawa ng paraan para daling ka sa pwesto kung saan ka dapat. So, talagang papasalamat ako dahil 4 ang anak namin. So, every year talaga, pag gagraduate ng high school, gagraduate ng elementary. Kasi si Lord naman, yun yung time na inaangat niya, inatas niya ako sa posisyon. Para yung provisions niya is magkasya sa para sa mga anak na yung para sa gastos namin. So hanggang ngayon, may college na kami, tinasa naman niya yung antas ng provisions niya para sa amin. Talaga nagpapasalamat ako kay Lord. So talaga makontento tayo at huwag na tayong lumipat sa iba, huwag na tayong maghanap ng iba, contento tayo kung ibigay niya sa atin. Dahil kung ano yung binigay niya sa atin, tandaan niyo ito, may plano ang Panginoon para sa inyo. So, binigay niya sa inyo. So, alam niyo, maganda siyang plano. Acceptin lang natin at maging masaya tayo kung meron tayo.
Yun nga, seek happiness in the Creator, not in the creature. Yun tayo sa Creator yung humawak. Kaya lang, sabi nga, di ba minsan, akala natin, nakahawak tayo sa Creator, pero minsan, hindi natin napapansin. Lumilista pala tayo na lang, dahil sinabi ni Brother Teddy kanina, na medyo napupunta naman tayo sa, ano, sa world greetings. Hindi na napapansin na medyo lumilista tayo, okay, matin ako Bible study. Pero napupunta tayo sa mga worldly things na gusto na natin ng mga laptop, ng mga cellphone na mamahalin na kahit hindi tayo matindi ng, ano, ng prayer meeting, hindi tayo magbigay ng mga tithes natin, basta mabili natin yung mga gadgets na talaga alam naman natin hindi naman tatagal na talagang hindi rin magla-last. Kumbaga after some time, sira na rin after some time, hindi na natin magagamit after some time, phase out na, na magagamit na naman tayo ng bago. So let us examine ourselves na dapat tuwid ang daan natin, huwag tayong ilihis ng landas na papunta sa material things. Amen. So, inaatok na po ba? So, nagsisimula pa lang po tayo. First pa lang. So, yun nga po. Dapat, focus tayo sa tamang daan ni Lord. Amen. So, bukod doon po, dapat may discernment tayo. Sabi nga ni Brother Ernest kanina, we should have discernment. Kasi kung babasahin din natin itong verse na ito, ito pa rin itong verse kanina, siya pa rin yun. Kung babasahin talaga natin, dapat may discernment tayo kung sino talaga ang susundin natin. Kung kayo nung path ang pupuntahan natin. Kung path ba ni Lord, o yung path nung kalaban na ginagamit ang pera para ma-lure na tayo, para ma-deceive na tayo. So dapat may discernment tayo. So pag may discernment tayo, magkakaroon tayong questions sa sarili natin eh. Tama ba to? Is it really true? Totoo ba ang sinasabi niya? O baka naman, niloloko niya lang ako pag nakuha ko na to is mas tapos na ako ba? Pag nakuha niya na ako, eh tapos na yung kaliligayaan ko. Mababaliwala lang lahat kasi ganun ang kalaban. Gagawa siya ng mga answered prayer kunyari, natutupalin niya yung mga hinihingi niyo. Pero may kapalit yun. Yun ang ginagawa niya pang-deceive sa mga tao. Isa pa, we need to be for the good. Baka kabuti pa to pag siya ang sinundan ko. Pag sinundan ko bang pera, makakabuti? Hanggang kailan? Di ba? Pag sinundan ko si Lord, makakabuti? Siyempre naman. Si Lord yun eh. Ando na lahat ng mga promises. Talagang marami siyang pangako na talagang tinutupad naman niya. So, will it make me a better person? Di ba? I-discern mo talaga lahat eh. Lang pwedeng maging mga possibilities. Pag sunod ba ako dito, magiging mas mabuting tao ako. Pag nag-ano ka sa pera, pag tumutok ako sa pera, ano bang mangyayari sa akin? Magiging mabuti pa ako? Siguro hindi. Magiging madawat ako, magiging materialistic ako, makakalimutan ko na si Lord, kasi may pera na ako eh. Diba? Pero pag sa kay Lord ba, panigurado, mabuti tayong lahat. Kasi hindi tayo inaligaw ng Panginoon, hindi na tayo dadalhin sa mga lugar na alam niyo makapahamak tayo. Katulad sinabi ko, hanggang kailan? Kung susunod ako, hanggang kailan mo, ibigay yung mga pinangako mo sa akin. Itong pera ito, nawawala yun eh. It will not last forever. Mauubos at mauubos yan at makihirap ka. Katulad nung kapatira natin sa taga-Jaclia, talagang pinatukol niya. Na umaman talaga sila, na nung time na natin-learn sila, talagang umaman sila. 15 years sila sa ibang bansa, nakaipon sila. Hanggang sa umuwi siya, medyo, nung medyo may hawak na siya ng pera, medyo nawala na, nakakalimutan niya sila yung siyente. Hanggang sa talagang nakalimutan niya na. Pero nung time na yun, million-million na yung hawak niyang pera. Nagsimula siya sa isang store sa Green Hills. Hanggang after 3 months lang, naging na-doble na, naging 4, naging 6. Eh ang isang store kikita niya sa isang araw is 45,000. Isipin niyo na 45,000 kung times 6 niyo pa, isang araw lang. Yung talagang sobrang yaman niya. Nakabili siya ng bahay, ilang kotse, talagang maraming katulong, tapos yung time naman na yun, nakalimot na siya kay Lord. Talagang naitingnan niya simbahan, hindi na dito yung mga church service, wala na. Pero nung pagkakataon yung pinalo naman sila ni Lord, unti-unti, na-raid yung stall nila. Isang store na na-raid, 1 million ang laman, wala na. Hanggang sunod-sunod na na-raid, kasi nga may binibenta nila, is mga counterfeit, mga lakos, yung mga damit, mga counterfeit. So talagang, hanggang sa nawala na rin lahat, yung mga bahay nila, yung kotse nila, yung makatulong nila nawala, as in, back to zero, nagkautang pa sila. So nung time na yun, talagang bumalik na sila kay Lord. Sana, Lord, patawarin mo kami, nakasala kami, nakalimutan ka namin. Day, nagkautang na nga sila, so wala na sila uling pera, naghihirap na sila, back to zero, negative pa. Day, bumalik sila kay sa Panginoon.
wala pang mga ilang 3 months, sinagotan sila ni Lord. Nagkaroon ng trabaho ang asawa niya sa ibang bansa. Tapos ang offer sa asawa niya, kunyari lang 7,000 dirhams, tinanggap na niya. Although dati, mas malaki yung sinasahod nila, mas malaki yung kinikita niya dati yung sa ibang bansa. Pero sabi niya, okay na siguro to, 7,000. So, wala 3 months pa lang yun. Nagbumalik sila, Panginoon. Binigyan na ng provision sa kanila ni Panginoon na may balik na nga yung mga pangangailangan sila. Prayer talaga nila yun eh. So yun, pagdating niya naman dito, may blessing na naman siya galing kay Lord. Yung 7,000 ang pinibrahan niya, dinoble, ginawa 14,000 dirhams. Kunyari lang ha, dinoble talaga ng Panginoon kasi hindi niya sinasabi ko itong sahod niya. So, dinoble talaga ng Panginoon. So, yun ang biyaya ng Panginoon. Talaga hindi niya tayo mabaybayaan. Sipin mo yun, wala kang ginagawa, increase ka lang agad, doble pa. So, talaga hanggang ngayon, tinutupad na nila yung mga sinabi nila kay Lord. Ngayon, hindi na sila nawawala sa mga gawain. Talagang andun sila, bumalik na yung faith nila, binigay nila kay Lord lahat. So talagang purihin ng Panginoon, talagang siya nga na hindi niya tayo iiwanan at saka papabayaan. Okay. Basta nasa kamay niya na tayo, wala nang makakakuha sa kanya. Okay. Sa atin, na hindi na tayo makukuha ng kalaban dahil kukulit at kukuhin tayo yun ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. 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 Bro, kumusta? Huwag na umula na mata mo ha. Amen. Amen. Oh, sige. Next. Paano natin makukuha yung discernment? By true prayer, syempre ha. Pero, and by seeking, hearing, and reading the Word of God. Talaga, saliksikin natin ang kanyang mga salita, ang kanyang karunungan. At makinig tayo sa mga ganitong gawain. Huwag tayong aantok-antok at malay mo, mayroon palang nireveal ang Panginoon na magandang salita na talagang naaayon sa atin. So, no, na-miss out mo na yun. Na mayroon palang message sa iyong Panginoon. So, dapat saliksikin natin, makinig tayo at magbasa tayo ng salita ng Diyos. Na lahat ay nagagaling sa puso natin, hindi yung pilit, hindi yung para makita lang ng kapatiran, uy, nagbabasa ng Bible to. Uy, marunong to. Uy, tumatayo to. Di ba? Pero dapat talaga lahat ng pag-aaral natin, pagbabasa natin, is nagagaling sa puso para ma-impart sa atin yung message ng Panginoon. Ngayon sabi nga sa Matthew 7, to 8, chapter 7, verse 7 to 8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who seeks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. So talagang pag hiningi natin sa Panginoon, hindi niya tayo tatanggihan. Pag bubuksan niya tayo ng pinto, talagang pag hinahanap mo siya, makikita mo siya, at lahat ng hiningi mo ibibigay sa'yo, basta naayon to sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. So sabi nga, ano ba yung sa pera naman? Ano ba yung, kasi nag-focus tayo kay Lord kanina, sa pera naman. So sabi dito sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So hindi pala pera ang ano, root of all evil, yung love of money. Kasi pera per se, well, mong gagawa yun eh, andyan lang yun. Pero yung pagmamahal natin sa pera, yun pala ang root of all evil. Dahil pagmahal mo ang pera, gagawin mo ng lahat, kahit yung sarili mo, ibibenta mo. Magkapera ka lang, magkaroon ka lang ng, makuha mo lang yung gusto mo. Diba? Kahit yung kaluluwa mo siguro, kung talagang ano ka sa pera, gahamat ka sa pera, ibibenta mo pa rin eh. Diba? Basta guminhawa lang ang buhay mo. Basta makuha mo lang yung mga material na bagay, gagawin mo. Kaya yung love of money, yan ang ginagamit ng kalaban natin. Yan ang ginagamit ni Satan na pang-deceive sa atin. Nilulure niya tayo sa kakunting pera na doon naman tayo na-deceive. Kala natin na galing kay Lord yung pala may kapalit na iba pala ang nagbigay pero may kapalit. Kasi si Lord pag nagbibigay siya, walang kapalit. Sabi nga sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it. Diba? So meron din tayong kayamanan sa Panginoon. Bibigay pagkakaroon niya sa atin yun, dapat magkaroon tayong patience in God's time. Matatanggap natin yung mga pagpapalit. Matuloy ko na nasa akin nga, yung patience lang, talagang, di ba, baker, anong alam ko sa head office? Anong alam ko sa computer? Anong alam ko magmasa ng tinapay? Di ba? Pero si Lord, gumawa siya ng paraan para dalhin ako doon at matutunan ko yung mga ginagawa niya sa opisina. Amen. So, isa pa ang point sa verse ito is, our God is a jealous God. Kasi nga, di ba, sabi niya, huwag ka mag-serve sa dalawang masters. Pag-serve mo yung money, talagang
ang Panginoon natin ay talagang nagdadamdam din sa atin kasi nga, bakit ka pupunta?